Sarap pag isasada ka. Ang hirap, ano. Tapos yun, nabubuhay nga kayo din sa pangangalakal lang, no? Dapat dapat po sa pagdito. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Amen, 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 amen. 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 So, God's morning, mga brothers and sisters. So muli, nagkita na naman tayo dito sa atin sa YouTube channel na Hands from God Ministry. Kung bago lang kayo, mga brothers and sisters, YouTubers, at kung sino man ang nanonood, makakapanood ng video na ito, huwag ninyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para updated kayo sa mga charitable works, information, at salita ng Diyos, mga brothers and sisters. So mga brothers and sisters, dito sa video na ito ngayon, i-interviewin natin kung ano ba yung kalagayan ng mga homeless, mga street dwellers, mga brothers and sisters. Kung bakit pa pinili nilang buhay na yon, kung bakit pa sila napatupad sa buhay na yon. Ngayon, mga brothers and sisters, mag-i-interview tayo ng dalawang homeless, kung paano nagbago yung buhay nila at kung nasaan na sila ngayon, mga brothers and sisters. Naway, ang video na ito ay maging inspirasyon sa inyo, mga brothers and sisters, at kung sino man yung pinasabi mga black sheep din sa kanilang pamilya, huwag ninyong piliin na tumira din sa kalye, or kung mapapadpad man din, o iba, hindi nila talaga choice na nandiyan. So I hope na maging inspirasyon ang video na ito, at ito ay tungkol sa Diyos, mga brothers and sisters. So God bless you. Ano taon na kayo? 49 years old po. 49 years old? Tanong ka lang ho, gano'ng katagal ho kayo sa kalye, ano, tumira? 7 years po. 7 years? Ang tagal! So, 7 years kayo din sa kalye. Ibig sabihin, paano kayo nabubuhay doon? Namamasura kami, nangangalakal kami. Nangangalakal? Okay. So, paano ninyo ginagawa yung kalakal? Hindi, kalakal ka namin mga basura. Tapos, paano yun? Kaya namin mga plastic, binibita namin si junk shop. Ah, ano yun? Parang buhay sa kalye, ibig sabihin ba, ah? Tulog kami sa lansangan, sa ganito, sa bangketa. Sa kayo natutulog sa bangketa? Sa bangketa. Pero ang tanong ko, sa kayo nag-CCR doon? Eh, kung ano-ano po, meron kami parang tabing-tabing lang po, ganun. Ganun lang? Tapos paano kayo maliligo? Magigigid sa gabi po, pag ganun, may gigid kami, nagbabayad kami ng tubig. Ah, ganun? Opo. Saan kayo sa barangay nagbabayad, ganun? Opo, may barangay po, may bahay. Palabas sa kilala na po kami doon, yun na po kami tigigid. Ang tanong ko lang, paano kayo napadpad sa kalye? Ano bang nangyari? Wala po, kami, ano, dala lang po ng... Dala nang? Nang dating bisyo. Ah, nang bisyo kaya napunta kayo sa kalye. Opo, dahil ayaw ko po makita ng mga mother ko, ng mga anak ko. Ayaw ko pa mukha sa kanila yung gano'ng kayong malis kami. Bale, ilan ho bang anak ninyo, Nanay Laura? Apat po, panganay, yung bunso ko na po yung nanay ng baby. Ah, ibig sabihin, yung buong pamilya ninyo, dala nyo rin sa kalye? Hindi po, isa lang po. Isa lang? Tapos lumayas kayo, nagpunta kayo sa kalye, ganun ho ba? Opo, lumayas kami, pinunta kami, nangyirahan kami sa lansangan. Ah, ganun lang nangyari sa inyo. So, ang tanong dyan, ano, Nay, kung galing kayo doon, doon mo ba nakilala niyo ang asawa ninyo sa kalye? O dati na kayo may asawa? Dati na po kami mag-asawa niyo. Ah, ibig sabihin, kasama niyo siya dati, tapos okay. Humiwalay lang kayo? Hindi po. Magkasama kami sa bahay, tapos umalis siya, sumunod ako. Ah, sumunod. Ibig sabihin, pumunta na rin, nauna siya pumunta ng kalye. Opo. Tapos mama lang po ako. Nagalit yung mother ko. Kasi sabi ngayon, may daw ganun gusto mo, ganun daw buhay gusto ko. Hindi niya kaya sana yung mga anak ko. Oo nga. Sama ng loob ko. Kasi siya, kung sa ganitong dahilan, matingin sa'yo ng tao masama. Ah, okay. Ito po, tingin nila, napakasamang tao kasi nakasada ka. Natutulog ka, nangakagal ka, iniisip nila. Pero sabi ko sa sarili, hindi naman lahat nila sa kasada masasama. Sabi ko nga sa kanila, naligaw lang ako ng landas, pero no, sa pagkakasada, wala naman akong ano yung makabiging kasalanan ko. Napakasakit, hindi ako, kasi tinakulang ako ng magulang ko eh.
Ah, at tinakwil kayo dahil nga ano eh. Ko, sabi ko, wala daw ako kayo kanina. Oh. Sabi ako kayo na lang, tsaka daw ako nagkanyan-kanyan, sabi ako. Wala daw ako binigay na mong sada ko. Napakasakit, mirang ina. Kaya nga, bumabawi ako sa ako. Pero nung panahon na yun, iba, ang hirap, no? Paano pagka bumabagyo na? Paano pagka bumabagyo na sa kali? Di ba nakatira kayo sa kali? Bumabagyo, ano ginagawa niyo? Basa ka, may plastic, nababasa kayo. Oo, kasi kung sino ka naman namin, malita pagbagisan ko yung ulan, plastic, may pupumunta rin plastic. Ngayon, nakakututulog kami ng isang basa. Nakatagilid lang kami. Maraming ano, talagang napakasakit pag nasasada ka. Ang hirap, ano. Tapos yun, nabubuhay nga kayo din sa pangangalakal lang, no? Dapat salamat ko sa pagdito. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Para, amen, 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 amen. 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 So, okay. Praise God. Uh-huh. Paano yan? Nakita kayo ni Father? Paano yan? Paano? Natutulog kami sa barsada. Tapos? At nawa, no? Nakita ko nila kami sa kasiyan. Tapos, nilulungan na nila kami, binibigyan ko yung pagkain. Hindi marating po sila, binibigyan na po tayo yung ayuda po mga pagkain. Binibigyan po kami ng products. So, nung nakita yung anak ko, nangangbuntis, binibigyan nila ng ano, binibigyan gatas. Yung magandang anak, nakita nila sa akin yung baby, yung tinulungan nila kami. Nila kami pambilin na yun, pero natin, habang nakita nila na, sabi, okay na yung bata, sabi ni Father nga, hindi na kayo sa kanya, bahay lang makilaw. Kaya nagmagal, sabi, Diyos ko, Lord, hindi panalangin ko. Amen. Talagang pag nanalangin ka kay Lord, no? Sabi ko, Isang babatuhin ka na lang. So, napakalaking bagay okay. Talaga. Sige. Nagpapasalamat ko talaga ako sa tumutulong ng pagkanda loob. Sa lahat ng taong may puso ng ano. Pag-ibigulit ng mga homeless. Maraming pong salamat. Parang doon na po lang binuhos yung ano namin. Pamumuhay. Ah, doon ninyo binuhos. Tapos? Kaya nang bilanggit nung partner niyo 7 years kayo sa kalye? Opo. Ang tagal, ano? Natiis ninyong mabuhay ng gano'n? Opo. Marangal naman po, hindi naman po kami po sa kanya talagang, ano, marangal naman po yung trabaho ko sa anong... Paano? Marangal na trabaho sa kalye? Tangangalangal po. Hindi lang po talaga kami, hindi ko lang po kami mamupahan ng... Kumbaga, mas tumira lang talaga kayo sa kalye. Pero ang hirap, no? Gaya nang bilanggit mo yung asawa ninyo kanina. Marami din po kami... tumulong din sa maglipat-lipat po namin ang matitira. Marami meron siyempre sa sobrang pong pakasama namin sa mga tao din sa mga kuwisyan, mga barangay. Kaya medyo tumagal din po kami ng gano'ng katagal. May tumulong din po ako sa aming mga titi, mga gagay, lapala, pero hindi niya kami ng lona. Para doon kayo tumira. Pansamantala, doon muna kayo, okay. Sa tapos, yan, dumating po itong COVID. Eh, siguro na isip na pandan po na mayroon kami sanggol. Yung apo ko nga po na nakamawa ng matinding COVID. Dito po kami. At mayroon ang Panginoon, ang galing lang po. Napakailangan po kami sa tumulo po sa amin. Gagayin nyo. Yeah. Amen, amen. So, anong masasabi ninyo sa mga taong may bisyo or mas pinili yung
hindi magandang landasin sa buhay, ano masasabi niyo sa kanila? Sana. Kaya, nararami na lang protein po kami kasi wala lang po kami na kung nangyayari doon sa masisira lang pong buhay. Pero hindi po magmamalinis kasi naulang din po kasi nagkakamali. Siguro, mayroon din itang mas pinipili pa ulit ng ganung buhay, pero sana naman iwasan na rin. So, okay, maraming maraming salamat sa istorya ninyo. Naway kapulutan ng aral ito ng mga taong black sheep na gaya ng binanggit ninyo. Naway manatili rin sa kanilang pamilya, no? Kasi mas safe naman talaga sa bahay, manirahan, kaysa dun sa labas, no? Tsaka pag pinili natin yung ano, ganito yan eh, no? Kapag matigas yung ulo natin, para tayong tupa. Ang mga tupa, pag matigas talaga ang ulo, kakainin ng leon. Kasi nakaabang ang leon sa mga tupa. Ang tupa kasi, ano yan eh, 99 na tupa yan. Pero doon sa 99 na tupa, iiwan ni Lord yung 99 tupa at yung isa na yun, kukunin niya dahil mahal niya tayo. Diba? So, ang aral doon, manatili tayo doon kay Lord. Ibig sabihin doon sa bahay, manatili tayo sa bahay. Manatili tayo sa pamilya natin kaysa tumira tayo doon sa kanji. So, dapat lagi tayo kumapit sa Diyos at huwag tayo magbisyo. Pili natin yung magandang landasin. Kasi pag kumapit tayo kay Lord, mas magiging maganda yung buhay natin. So, yun ang aral doon. So, maraming maraming salamat sa pagbahagi ng inyong kwento at naway maging inspirasyon ito sa mga taong matitigas ang ulo. Kasi may consequences naman yun eh. Yeah. Okay, so mga brothers and sisters, muli ito si Brother Edwin. I hope na kapulutan ninyo ang kwento nila tatay at ninanay, ayun o, yung kanyang asawa. Yan. Kapulutan ninyo mga brothers and sisters na huwag kayo tutulad dun sa mga nangyari sa kanila. Ngayon, na-realize nila na dapat talaga nasa bahay. At ngayon, na-realize nila maglilingkod sila kay Lord, no? Kahit ganyan sila. So, sa mga gustong ito, sila nanay, pwede nyo silang bisitahin dito. Pwede nyo rin silang tulungan kung gusto ninyo mga brothers and sisters. Kasi ako, at least tayo pa pala tumutulo. Pero mga brothers and sisters, gaya ng binanggit ko, hindi naman ako ganong kayaman, hindi naman ganong ano. Pero kahit papaano, kahit kung ano lang yung meron ko, binibigay ko. Dahil ang tinitignan ni Lord, hindi yung kung ano ibinigay mo. Ang tinitignan ni Lord ay yung galing sa puso mo ng bukal at hindi ka napipilitan. Okay mga brothers and sisters, so kita-kits ulit tayo sa mga susunod na video. And God bless you.